Hello! Magandang araw sa ating lahat kahit na bumabagyo na naman. Ayan. Kasi nakaalis na nga si Bagyong Karina pero nandyan na naman si Bagyong Dindo. Ayan. So, wala. Bagyo pa rin. Pero tuloy pa rin tayo sa ano sa pagkukwento ng mga simpleng tips lang. By the way guys, yung mga sinasabi ko lang naman ay base sa mga sariling experience ko noong nasa ibang bansa ako. Kaya ano, mahirap din kasi magsabi ng hindi mo naranasan. Kaya focus muna ako sa pagsasabi ng mga naranasan ko sa ibang bansa. Baka sakaling makapulot din kayo ng kaunting tips or kaunting bagay na pwede niyong gawin din sa mga madam nyo. Palagi akong madam kasi ako noon nung nasa Kuwait ako, talagang as in si madam ko lang yung ano, yung parang palagi kong kausap. Hindi ko masyadong nakakausap yung si boss kasi hindi yun ano, as in hindi yun marunong mag-English kahit pa lawyer. Grabe. Mas si madam teacher siya, at least may alam konti, ganun. Pero alam nyo guys, minsan mas maganda yung hindi marunong ang mga amo ng mag-English para may rason ka para gamitin yung phone mo para dun sa translator, ganon. Kasi ganun kasi yung nangyari sa akin noon. So yun guys, tips para ano, magustuhan kayo ng mga amo ninyo. Alam nyo ang ginawa ko noon, syempre sa bagay, nature ko na kasi yung ano, yung pala observe, observant talaga ako. Like yung ano, yung sa pagdadasal nila. Although, 'di ba nung elementary pa tayo na pag-aralan natin or high school ba 'yun na pag-aralan natin yung tungkol sa Islam na ano, yung pag nagdadasal sila eh gumaganon talaga. Ay, sus, Diyos ko, alam niyo guys. Hindi ako makapaniwala noong nagpunta ako doon na ganun pala sila magdasal talaga. So, ako naman, syempre, pasimple man ako na ano na nagmamatsyag talaga sa kanila, parang as in ino-observe ko. Sorry. Pero yung si boss, yung amo kong lalaki, mas ano na naman yung kung gaano ako ka ganyan sa mga bagay-bagay, ganun din siya. Kaya isang araw na katatapos namin kumain, tapos di nagliligpit na yung kasama ko sa pinagkainan. Ako naman, syempre, tinitignan ko yung mga bata kung nakapaghugas na ba sila ng kamay, yung mga ganun-ganon. Syempre, katatapos kumain, doon, kamay. Walang kutsara doon. Kamay as in. Kung wala bang dumi, syempre, mga kanin-kanin dyan. Ay naku, mga burara yung mga yun kumain. Trabaho ko yun. Kahit hindi nila sabihin na, anuin mo yun. Syempre, common sense, yaya ako. Minimake sure ko na maayos naman sila pagkatapos kumain. Yun. So, may isang araw na natignan ko na sila. Tapos, ino-observe talaga pala ako nung ni boss kung ano-anong mga na ginagawa ko sa mga bata. So, sabi niya, tinawag niya ako, Asma, tali. Gumaganon siya. Akala ko kung anong sasabihin. Di, nandun sila ni madam. Tapos, sabi ko, why sir? Sabi kong ganon. Tapos, ginamit niya yung translator niya. Nakita niya yung app, yung sa Google, ano, nandyan yan, sa ano, hanapin niyo yung mga baguhan na mag-abroad, nandyan yan, yung Google Translator, may app dyan. Tapos, di, gumagamit na rin siya ng ganon. Pinabasa niya sa akin na, palagi daw niya akong nahuhuli na palaging daw niya akong nakikita na tinitignan ko sila kapag nagdadasal. Yung nagaganyan-ganyan. Tapos sabi ko, bakit sir masama ba? Sabi kong ganon. Na hindi ba maganda? Sabi ko, kasi parang ninervyos ako. Baka sa, akala ko pagagalitan ako na, bakit ka naninilip yung parang ganon?
Hindi pala, tinanong nila ako kung ano, tinanong nila akong gusto mong matutunan ang Islam? Hoy, yun ang tinanong sa akin. So ako naman kasi syempre open-minded naman tayo sa lahat ng bagay basta hindi yung ano yung masama na ituturo. So syempre ako yung tao na curious nga ay yung pagganyan-ganyan ko. Tapos pinipilit kong pinapakinggan yung mga sinasabi nila kasi ang style kasi nila kung saan sila inabutan ng ano kahit dun sa salas kung minsan dun sa, dapat dun sa kwarto sila magdadasal. Pero kung minsan, tinatamad na siguro, dun na sa salas nila. Kaya nakikita ko. Kaya kung nagkaganyan-ganyan din ako. Ganon. Tapos tinanong nila ako kung gusto ko daw matutunan ang Islam. So, di syempre, nag-isip naman ako ng mabilis dahil basta sa akin lang guys, basta tandaan nyo kayong mga first timer, basta naman hindi kayo tuturuan ng masama, why not? At saka ang tinanong lang naman kung gustong matutunan, hindi naman sinabi na gusto mong maging Muslim. Oh, isipin yung maigi yung tanong kasi yung sinasabi ng mga madam nyo para hindi sila ma-offend. Ganon. So sabi, eh, pag-aralan lang naman, wala namang problema. Oh, eh, tuturuan or sasabihin, i-explainan ka lang naman kung ano ang Islam. Ganun ang nasa isip ko. May konting pagkapilosopo pero syempre, sabi ko nga, wag tayong tamarin matuto kung may pagkakataon. Pero hindi rin lahat ng natututunan ay kailangan mong i-apply sa buhay mo. Lalong-lalo na kung masama. Mm. Pero sa ang nasa isip ko, hindi ko sinasabing masama ang Islam ha, baka ma-misinterpret nyo. Pero ang nasa isip ko that time na tinanong ako ni boss na gusto mong matutunan ang Islam. So, sabi ko agad, why not? Sabi kong ganon. So yun na, Allah! Binigyan ako ng Quran. Sabi niya, sabi pa niya, Shunutabin, Ingilizi, wala Philippine, yung ganun, yung ano daw gusto ko, English or Filipino, dahil may ano, may maliit na office doon kasi malapit sa amin na merong Pilipino na hindi ko alam kung anong tawag nila doon. Basta parang nagtuturo din siya ng Islam. Dinala ako doon talaga. Dinala ako doon. Ay, Diyos ko. Tapos, tag nito, binigyan nila ako ng Quran. So, sabi ko, sige, bigyan niyo ako. Kasi kapag wala akong ginagawa, pwede naman ako magbasa. Ganon. Tapos, pagka may tanong ako, eh di, magtatanong na lang ako sa inyo. Sabi ko, ganon. Di, yun, binigyan ako. Ang saya-saya nila. Kasi mahalaga pala sa kanila bawat isang tao na yung alam mo yung masisheran nila tungkol sa Islam. Ganun. So, yun. Di bumalik na kami sa bahay. Ay apo, parang ano, alam niyo yung style ni boss na ang saya-saya niyang nagbabalita sa mga bata. Ang saya-saya niyang nagbabalita sa mga bata na galing kami dun sa anong tawag dun, hindi ko alam, basta may Pilipino din kasi dun na nagtuturo sila ng about sa Islam sa mga OFW na Pilipino, Pilipina na gustong malaman ang Islam. Pero hindi naman nila sinasabi na mag-Islam ka na. Yung hindi ganoon yung mga boss ko dati. So yun. Ang bakit ko sinasabi to? Ang point ko dito is kapag ka inalok kayo ng ganun, wag naman yung nakaka-offend na reaction. Ganun. Kasi alam natin na ang tingin ng mga tao sa mga Muslim masama. Pero kayong mga nandyan sa Middle East, kayo rin yung magpapatutuo na hindi lahat masama. Parang dito rin sa Pilipinas, parang mga Kristiyano din na may mga masasama, may mga hindi rin. Yun. 'Di ba? So, yun guys.
pwede nyo namang i-accept, pwede naman kayong umuo para para hindi sila ma-offend. At saka, as long as hindi naman nila kayo pinipilit na maging Muslim, why not, 'di ba? So, 'yun lang yung point ko dito. Kasi kapag ka ganun, pag nakikita nila na may respeto ka sa mga sa kultura nila, may respeto ka sa relihiyon nila, mas irerespeto ka. 'Yun. 'Yun ang personal experience ko. Kapag makikita nila or maramdaman nila na nirerespeto mo yung paniniwala nila, nako, irerespeto ka rin. Promise, irerespeto ka rin. Nung ganun ang nangyari na galing kami dun sa ano, sa basta dun sa office na yon, ang saya-saya ng mga bata. Kaya yung sinasabi ko nga, kahit pa may kasama ako noon na toxic. Sorry na lang po. Kahit may kasama ako noon na ewan ko, hindi ko may spelling ang ugali. Parang kampante pa rin ako kasi at least may mga bata na nagtatanggol sa akin. Ganun. May mga bata na nagtatanggol sa akin. Kasi nakikita nila yung sinabi ko kanina na mini-make sure ko na nakapaghugas ng kamay, siguro mga isang taon na ako doon bago pa ako na-appreciate ni boss na iba daw yung ano, iba daw yung serbisyo ko sa mga bata kaysa doon sa previous na katulong nila. Ganon. Na tag nito. Pinay din naman. Pinay din daw naman. Pero, yun nga. Parang hindi yata niya na magawa yung syempre iba naman kasi iba, pero iba yung sitwasyon niya noon, naiintindihan ko naman si kabayan kasi mag-isa lang niyang katulong noon. Mag-isa lang niya noon. Eh nung ako na may kasama ako, so makaka-focus ako sa mga bata. Kaya yung kwento nila tungkol dun sa Pinay na dati nilang katulong na pinalitan namin ni Sri Lanka. Syempre naiintindihan ko, sabi ko, syempre hindi yan magagawa lahat. Eh mag-isa lang niya eh. Yun. So yun guys, konting tips lang ito, parang napahaba na. Pero ang point ko lang naman is kapag nagpakita kayo ng respeto sa kanila, ibabalik din yan ng buong buo. Yun guys. Maraming salamat. Mag-ingat po.